So good afternoon, ma'am. We are the students of ISDC. Gusto po namin kayong interview tungkol po sa iyong business. Meron po kaming inihandang 15 questions. Po. Okay. Erica. Erica. Hello, ma'am. Good afternoon. Ito po yung unang tanong ko para sa'yo. What service or product do you offer? I have a water refilling business and I have a food order business as well. When did you start your business, ma'am? I started last July, 2020. Next, sino susunod? 3 and 4. Question number 4, ma'am. Where did you get your ideas for your business? Pwede Tagalog na. Yes, ma'am. Okay. Yung food order business, sinimulan ko yan nung nag-relocate kami dito last year, July. Tapos, 2021 naman nag-start yung water refilling business ko. Yung idea came from my tatay. Kasi gusto niya nang magkaroon ng steady income habang nandito lang kami sa bahay. So, yun yung napag-decide ng family na gawing business. Who are your customer? Hello, sorry. Who are your customer, ma'am? My customers are from, mostly from Bantay. But I also have customers from Kawayan and Bigan. Okay, next. 5 and 6 questions. Number 5, ma'am. Why did you decide to become a business owner? Gusto ko kasi. Joke lang. Ano? I decided to be a business owner because I have been an employee for almost 20 years in the corporate industry when I was in Manila. So, I worked in a call center. I worked as an ESL teacher, yung mga online teaching Korean, English, ganyan. And it has been very hard to be an employee. So, my dream was to become my own boss. Kaya ginawa ko lahat, nag-ipon ako, nagsikap talaga ako para makapagtayo ng sarili kong business. Para wala na akong ibang boss kundi sarili ko. How many employees does your business have? Yung water refilling, yung actual employees na talagang fully full-time na fully paid na hindi part ng family, dalawa. Pero yung my entire family, so ako, yung partner ko, yung tatlong anak ko, they are all employees of the water refilling station. Pero syempre dahil sa pamilya, ito ay family business. Tulong-tulong kami. Pero yung employee ko talaga dalawa. Dalawa lang sila. Yung isang driver at isang helper. Eventually, pag nag 1 year na kami by Feb, sana makapagdagdag pa ng more employees at saka more service yung kurong-kurong ganyan. O kaya, yung parang elf. But, for now, yun muna. 7 kami lahat na nagtutulong-tulong dyan.
Sa food orders naman, it's all within the family. So ako lang at saka yung partner ko at saka yung tatlong anak ko ang gumagalaw doon. How much was your starting capital? For the food order business, it was around 30,000 to 50,000. Kasi ano naman yun eh, may lutuan na ako, ganyan. So all I have to do was to buy the ingredients for the food that I was going to prepare and deliver. For the water refilling, it was around 600,000 plus yung mga add-ons right now kasi wala pang return of investment tapos naglalabas pa din kasi pagbibili kami ng supply. So, more or less around 600 to 700,000 yung capital. Next, guys. Hi, ma'am. Good afternoon. This is my question for you. How much your income every year? Ano daw? Sorry. Yung income? How much every month? Ah, every month. Naku po, Diyos ko. Tatanong ko yan, naka-joke lang. More or less, hindi kasi ako, ano, may ano kasi kami, may finance department, hindi kasi ako yon. Ako ay nagpapatakbo lang ng lahat, pero mas sila yung nag-keep track. But, I can say na daily income for the refilling is around 2,000 to 3,000. Daily yun na. So, we are open 6 days. Yung Sunday kasi, ano lang, walk-ins lang. So, hindi namin masyadong binibilang yon. So, more or less, sa 6 days na yun, meron kaming malakas na 4 days. So, 2,000 to 3,000 per day yon. Tapos, yung iba, minsan, 1,500 or 2,000 lang. Ganyan. Pero, so, pag minat mo yun, mga 40 to 50. Ganyan. Monthly. Yung food orders, ano yan, hindi kasi siya everyday. So, depending on kung trip ko magpa-order. Pero, ang usual schedule kasi namin of deliveries is Monday, Wednesday, Friday. Tapos, kapag may special orders for special occasions on the weekends, doon. Pero, more or less, sabihin mo ng 20 a month. Yung doon sa food orders. Depende siya kasi pag namin mag-order. Yan. As a business owner, what are your top 3 priorities? Top 3 priorities, syempre yung first, yung quality. Syempre lahat ng products namin, I make sure that everything is of good quality. Hindi pwedeng okay na yan, hindi pwedeng, medyo luto lang, okay na yan, nagmamadali ako, ganun, hindi. We actually exert time and effort to make sure that all the food is prepared correctly and cleanly, yun. Up to the point wherein we buy good supplies, ayoko din nung, basta may lalagyan na okay na, hindi pwedeng ganun lahat. Everything has to be good quality. Same with the water, of course. With the water, we are tested every month to make sure that we pass the bacteriological test required by the DOH. And then there are also other several tests that we undergo. One is every 6 months and then one is once a year. Pero kasi mag 1 year pa lang kami, so ito pa lang, dadaanan pa lang namin yun. Pero the bacteriological test we underwent every month since I started the business. And we also test our products every day. So kasama yun sa daily process na we have a tester wherein yung point, yung cleanliness ng water, yung total solid particles na visible is tested every day para siguradong walang lumulutang-lutang sa iniinom. Talagang super purified talaga. Yun. So that's the first thing, quality. And then second, of course, is I think the most important thing is customer service. Kasi tayo as business owners, we deal with a lot of people every day. And
if you don't know how to deal well with people, I don't think that they will come back to you as customers. So you have to have good customer service. Ibig sabihin, kapag mayroon silang concern, you need to address it ASAP. And then you need to make sure that, for example, lalo na sa tubig, kapag mamatay na sa uhaw yung customer mo, kailangan mabilis ang delivery mo. And that actually goes under good customer service. So I think that would be the second. Parehas din yan doon sa food orders. And then, if you say that you're going to deliver at 2 o'clock, you make sure that you deliver at 2 o'clock. Kasi part din yan ng excellent customer service. Yung pangatlo, siguro pangatlo na lang yung ano, yung return of investment. Kasi actually, if you make sure that the first two are met, yung pangatlo susunod na yung kusa. Yung balik kita mo. Kasi kapag maganda service mo, maganda yung quality ng product mo. For sure, tatangkilikin ka ng mga tao. Tapos, ire-recommend ka pa nila sa iba. So, for sure, yung return of investment mo, susunod na rin siya. Yan. Yan ang topic ko. Ang haba, no? Sorry. What was your key so that your business becomes successful? My key? I think the key to a good, successful business is perseverance. Yan. It's lalim. Perseverance is because, lalo na nag-pandemic, tapos syempre nakakapagod, syempre may ups and downs yan sa business. So, minsan wala kang kita talaga. Minsan, konti lang yung order sa'yo or what. Pero, you still need to have a lot of perseverance kasi sikapin mo pa rin. Ibig sabihin, pag wala kang customer, mag-reach out ka, gumawa kang paraan para magkaroon ka ng customer. Hindi kasi sila yung lalapit sa'yo. Kailangan they know what you have to offer. They know how good your offer is para puntahan ka nila. Eh, paano nila malalaman? Hindi naman sila manghuhula. So, you have to inform them. You have to make them aware that you exist para at least, di ba, alam nila, mayroon pa nga iba dyan. Oh, patikip muna. Ganon. Di ba? Ganon sa pagkain. Oh, pula pang free taste dyan. Ganyan. You have to have a lot of those. Basta sikapan mo lang. Pagpursige, yun yung term sa Tagalog, no? Pagpursigihan mo lang para at least, di ba, if you still don't succeed, then there's no regrets kasi you did everything that you can. So that means that, you know, it must really not be for you. But before you give up on anything, you still have to push. Persevere on all aspects. Kahit na, oh, kulang na ako sa pera, ganyan. Kailangan ko mag-costing ng bago, ganyan. O kaya, oh, wala na. Ayaw ko na itong taon to. Hindi siya masipag for me. Hanap kang bago. Basta, kumbaga, in your terms, guys, in millennial terms, push mo yan. Push lang ng push. Ganun. That's the key. Okay, ma'am, good afternoon. This is my question. What was your mission and vision in your business? Mission. Hirap ang pahirap. Charot. Ang mission ko naman kasi is to provide quality products to our customers. Kasi, may, syempre, ako, consumer din ako. Parang kayo, di ba? Kayo din, nagpapabili na kayong water, order kayong food. Syempre, ako, ang mission ko, nag-open ako ng ganito. Kailangan, you provide the best quality food and water to your customers. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kasi, ako, sasagutin ko na, alam ko yung kasunod, mission and vision yan, di ba, combination. Kapag ganun ang mission mo, dapat ang vision mo para dun sa company mo is to be able to train people so that they can also provide good quality products to their consumers. So, ibig sabihin, yung mga tao ko lahat yan, kapag dumaan dito sa company ko, ano yan, fully train namin para at least if I can provide them good service, ibig sabihin, lahat ng alam ko, ituturo ko sa kanila para at least, hindi lang ako mag-isa. Pare-pareho kami ng goal. Pare-pareho kami ng, hindi siya goal eh. Pare-pareho kami ng path. Yun. Na-mute ka. Next it ka. Na-mute ka.
This is the next question. What is your favorite aspect of being an entrepreneur? My favorite aspect? It's the fact that I am my own boss. Kasi sabi ko sa'yo, matagal akong nangamuhan sa corporate industry. So, pag pumasok ka ng call center, kahit sabihin mo pang manager na ako sa call center, may mas mataas pa rin sa akin. May boss pa rin ako. Pero here, as a business owner, I'm my own boss. So, decision ko lahat. So, pag pangit ang kinalabasan ng business ko, kasalanan ko yun. Wala akong ibang sisihin kasi ako yung boss. Pero pag maganda, ibig sabihin, maganda rin yung mga naging decision ko. So, yun. Yun ang pinaka-favorite ko dyan sa lahat. I don't have to bow down to anyone else but me. Okay, ma'am, good afternoon again. So, this is my question for you. As a business owner, what are the problems that you have encountered in your business, ma'am? Since I started out from scratch, no, it was hard to acquire the different requirements, in government requirements, papeles, permit, ganyan. Tapos, bayad ka ng ganito, punta ka sa BIR. Medyo tedious para sa akin yun kasi hindi kasi ako palalabas ng bahay. So, yung mga lakad-lakad sa iba-ibang sangay ng gobyerno, medyo naging hassle yun sa akin. Lalo na dito sa Ilocos kasi kararating ko lang. I wasn't familiar with the different offices. Punta ka pala dito, tapos tawid ka sa kabilang building, tapos sakay ka, dun pa pala dun sa malayo yung power station, ganun. Yun, so, yun. The startup process was very hard. Pero, right now, okay naman, operations-wise, wala akong naging problema. I was very lucky to get yung good employees na maayos magtrabaho. Masipag, lagi silang maaga, hindi na pala sakit yung ulo ko. Compared to other refilling stations that, you know, owners that I have talked to na yung mga driver daw nila, sila daw yung boss, hindi daw yung mayari. Kumbaga, pag sinabi na hindi papasok, sila yung masusunod. Mga ganun. Wala akong ganun problema. Yun lang. It's the paperwork. It's the hassle of all the permits and everything. Yun lang yung naging struggle ko siguro. Pero getting customers, hindi naman naging problema sa akin. Marketing-wise, I don't have any issues with that kasi trabaho ko yun. I know how to market my product. So, alam ko kung paano ako makakuha ng customer. Yun lang. Yun. Sana magtuloy-tuloy na walang maging problema kasi magre-renew na naman ng permit January na naman. So, yun. Okay, ma'am, next question. How was being an entrepreneur affects your family life? I actually think my being an entrepreneur had a good effect because first thing, my business actually bonded my kids. So, naturoan sila ditong mag-cooperate, mag-work together, kahit na minsan may sabunutan and angilan. It's quite normal for everyday. I also see my parents happy kasi I'm a single mom. So, my folks right now is my parents and my kids. So, all of us together working as one, medyo yun ang naging parang fulfillment of being an entrepreneur because not only do I have my own business, kasi I also work, I still work for different bosses from the US and the UK. So, may trabaho pa ako aside from dun sa business. So, kaya kailangan ko talagang tulungan nila ako kasi meron pa akong ibang tinututukan. And that actually teaches them independence also and responsibility. So, I think yun yung perks ng pagiging entrepreneur. Okay, ma'am, this is our last question for you. How did this pandemic affect your business? Essential kasi yung business ko, food at saka water. So, hindi ko masyadong ramdam yung thank you Lord, hindi ko po masyadong naramdaman yung epekto ng pandemic dahil kailangan po ito, essential yung mga products ko. So,
Kahit nagsimula ako within the pandemic, kasi pandemic na nung in-open ko yung water refilling ko, no? Okay naman ang pagtanggap ng mga tao sa paligid. I am happy to and proud to say na dati, ano lang ako, parang nung first month ko, parang 30 bottles a day lang, ganyan, mga 40, 50, ganyan. Ngayon, ano na kami, more than 100 bottles na talaga per day, hindi na kami bumababa. Which is a good thing because hindi pa kami 1 year, pero we are getting lots more. Lalo ngayon, maraming lumalapit for ano, massive supplies. So, yung mga maramihan, hindi lang kami na residential. We have mga corporate deals already. And like I said, dati dito lang, malapit lang, no? Pinakamalayo ko lang Bigan, ganyan, Pantay Daya, ganun. Pero ngayon, we go as far as Kawayan na, we supply there. Kasi, ang maganda niyan, proud naman kami kasi masarap daw yung tubig namin. Charot. Hindi daw lasang kalawang. Kaya marami din, ano. And that's what I was talking about, yung quality. Kaya hindi talaga, pag masarap ang product mo, ikaw mismo ang lalapitan ng tao kasi nire-recommend ka ng mga ibang nakatikim na. Yes. Yeah. Nasagot ko ba yung tanong mo? So, thank you so much, ma'am, sa pagsagot ng mga tatanungan namin ng maayos at klaro. We hope that mas marami ka pa pong branches sa susunod na... Sana nasagot ko ng tama lahat ng mga tanong nyo. If you need anything else, just let me know. Kawan, ma'am. Claro, amin. Okay. Perfect. Thank you so much, ma'am, for your time. No problem. Edit ko lang yung umpisa. I'll send you guys the recording. Thank you, ma'am.